Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello, po. Good evening. Hello, ma'am. Hello. Good evening, po. Good evening, po. Hindi ko po kayo naririnig. Bakit? Ay, sorry. Okay na, narinig ko na po kayo. Ano po paalan niyo? Aruel po. Po? Aruel po, ma'am. Pag saan po kayo? Cagayan po. Ano sa Cagayan po kayo ngayon? Apo, ma'am. Bali po ba yan? Apo. Dalawa pong Cagayan. Ano po Bali yun? Po. Ilang taon ka na po, sir? 30 plus po. Ikaw, ma'am? Po? 30 plus po. Ikaw, ma'am? 30 plus? Apo, ma'am. Ikaw, ma'am? Anong plus po yun? 38 po. Hello. 37. Ah, okay po. Ikaw po, ma'am. Saan po yung promise nyo? Kinakabahan ako. First time po kasi. Saan yung promise nyo po, ma'am? Davao de Oro po ako. Ah, okay po. Pero saan ka po ngayon? Valenzuela po ako ngayon. Ah, okay. Ano po trabaho nyo po dyan? Province ko po na. Ano po trabaho nyo dyan, ma'am? Tambay. Joke. Posible naman po. Tambay lang po ako dito. Kayo po ba? May asawa ka na po. Wala po akong asawa. May anak. May anak po ako. Single mom po ako. Sino pa kasama niyo po dyan, ma'am? Anak po po. Bali, ilan po kayo dyan? Dalawa lang po kami ng anak. Bakit may balak po ba kayo sumama? Pwede po ba? Joke lang. Ano po ba pinagkakaabalahan mo? So, ngayon naman wala po, ma'am, kasi po, ano, bali farmer po kasi po ako. Okay. Kayo po ba may anak na din? Wala po. Talaga, kawawa ka naman. Joke lang. Huwag naging kawawa, kumakain pa naman po ako. Joke lang naman. Yung DJ! Pati ko makita si DJ. Ewan ko, umbot sa langaw. Crush pa si DJ Jill eh. Hello, DJ. Ganun. I did, maling maman since. Magtanong ka pa. Sayang yung oras. Okay. Ha? Kaya lang, ma'am, nag-iisip pa ako nang magtatanong ko sa'yo. Ba't ka nagpa-line up ito kay Gigi? Ha? Ba't ka nagpa-line up ito? Nag-anap po kasi ako eh. Ano hinahanap mo? May nawawala. Maging part na sa buhay. Maging part na sa buhay po. Ever since wala kang naging part na sa buhay? Meron naman noon nakaraan kaso nung ano lang. Kaso hindi nagtagal eh. Hey, ikaw, ma'am. Nagtagal naman, pero wala din. Hindi nag-work eh. Ganun talaga. Nakakahiyaan, ininervyos ako.
Huwag kang kabahan mo. Okay lang yan. Okay, kinakabahan lang yan. Ako. DJ! Ayon magsalita ni DJ. Pinagbigyan na nga po tayo para tayo nalang dalawang mag-usap eh. Hanabi mo ba si ano? The sir? Gusto ko marinig boses. First time po ba ito, girl? First time ko po. Okay. Anong feeling pag first time? Kinakabahan ako. Aragoy. Si sir po kasi ilang beses na ho dito sumali yan, no? Hanggang ngayon, searching pa rin. Kasi may hinahanap si sir ang babae. Tanungin po ninyo, ma'am, kung ano pong hinahanap. Kaya po pala, ano, mukhang sanay na po siya. Ano ba hinahanap mo pala? Simple lang, ma'am, yung ano, yung magmamahal sa akin ng totoo at tapat. Nakailang beses ka na dito? Wala naman nag-ano sa akin kasi pag nalaman niyo yung lugar ko, parang maayaw sila kaagad. Layo kasi, sir? Ulit. Sorry. Pag nalaman kasi nila yung lugar ko, sabi yung parang naiilang na sila magipag-ano sa akin. Bakit naman? Anong meron sa lugar? Ewan ko, siguro sa malaya siguro na ano. Tsaka medyo mainit, sir. Kasi nung Sabado, sir, andyan po kami, sir. Oh, medyo mainit talaga. Saan dito, sir? DJ, kahit saan mainit talaga. O sabagay. Kahit nga ngayon sa pag-uusap ninyo, medyo nainitan ako eh. Oo. Nakailang beses ka na po ba dito tumali? Mga pang-apat na po yata to. Parang gusto ko na humubad. Sorry. Wala pa po kayo naloko. ako ngayon linuloko eh. Tanong po kayo. Ako ngayon laging iniiwan. Ako nga lagi yung iniiwan eh. Ang mahal ko sa pag-ibig. Kasi ganun din naman eh, pagka minsan may mga lalaki talagang iniiwan ng mga babae. May mga, pero ko alam yan talaga mga lalaki na iiwan sa mga babae. Real talk lang. Hindi ko pa na-try. Mang iwan? Opo. Bakit? Gusto mo talagang i-try? Hindi na. Kailangan mo yung seryo. Kinakabahan gagawin. Ako! Parang nauubusan ako ng sasabi. Huwag ka maubusan. Dapat nga dagdagan niyo. Ha? Dapat idagdagan mo yung sasabihin mo eh, para magtagal yung usapan natin. Ano ba? Ilan ka po ba hiwalay, ma'am? Ilang taon po ba kayong hiwalay? Ako po? Ano po? Ay, hindi ako. Sino? 11 years. 12. Tagal na. 12 years na. Tagal na pala ha. Ilang taon na po ba yung bunsong anak mo? Pa? Ay, bunsong anak mo, ilang taon na? DJ. 15 po. 15? Wow. Wala ka na naging boyfriend sa mahigit isang dekada? meron po, ano. Kape break lang. Aragoy. Kagka-break lang pala. Wala, oy. 2 months ago. Hindi pa pala hilom to, sir. Medyo, gaano pa, hilom-hilom, gagugan-gugan. Gagugan-gugan. Oo nga, kung baka gawin naman pa nakikutas nito, oy. Hindi naman sa ganun. Siyempre, ano, good vibes lang, kumbaga. Masa lang tayo, hindi naman malabong. Pwede naman dumating okay. Sa point na magiging okay. Pero ready ka na hindi naman magmahal. Hindi naman siguro magtatawag na
pa nakiputas. Nag-usap pa lang tayo. Eh di ka nga po nagtatanong o nagsasalita eh. Puro ka lang po tao eh. Pero pwede, ano ba? Well, oh. Ano ba itas? Ready ka na magmahal ulit, girl? Ano po ba hinahanap mo si Sanggay? Ako po ba? Ay, ay hindi. Ako. Ako. Ako yung girl. Ako ah. Ako, isa na lang ha. Isa na lang. Hindi po kasi ako bumabase sa hitsura. Bumabase po ako sa kung ano siya katapat sa akin. Next. Wala naman po yung feeling sa akin. Tanako na yun. Ayoko po kasi yung ano. Ayoko lang ng lalaking sinungal. Eh, sino ba may gusto mo? Sino ba kasing may gusto ng sinungal? Di ba wala naman po? Mga, basta mga something din. Ano naman? Siyempre, sino po may gusto ng lalaking ginagag? Pag ganyan. Sorry. Parang ang sayo na yung buhay na. Ha? Ano bang dahilan ng pagiging maligay kung maging masaya mo? Ano ulit? Hindi ko mag-guess. Anong dahilan ng pagkamasaya mo, Kako? Masayahin talaga ako. Kahit ano, may problema ako. Pero pag may nakakausap ako, masaya talaga. Gusto ko talaga yung ano, masaya lang ako. Ayoko, pag may kausap ako, ayokong parang wala ano, ayokong isipin yung problema. Akala ko yun ako yung dahilan. Pwede rin. Ikaw naman kausap ko eh. Si Jill, anong ginagawa? Naglalaro. Bored siya. Sino? Si DJ. Nakamonitor kasi eh. Kaya naglalag ka, may na-signal mo eh. Magtanong ka po. Ikaw po muna mag-ano. Wala bang mag-ano ko sakaling mag-ano ako sa'yo? Mag-ano? Sana ginawin niya po yung mag-aano. Sana all, aanuhin. Ano po ulit? Alam mo mag-alit kung sakaling manligo ako sa'yo. Umigaw? Kung sakaling mag-ana-ana kayong dalawa, wala po bang magagalit? Ana-ana agad? Oo, mag-ana. Alam naman mag-ana. Kaya sinasabi ko, hindi yung ano. Oo, ana-ana. Mag-usap-usap, ganun. Wala namang masama. Wala namang masama. Oo. Ano sila? Usap lang naman. Usap lang naman. Natatawa ako. Hindi tuloy siya makapagsalita. Isa naman may itatanong ko sa'yo eh. Nakabahan ako na ano, hindi ko maintindihan. Nakikita ko kasi si DJJ ng wapo eh. Joke. Hindi, gap talaga. Wala ka na po ba sasabihin? Wala na ako maisip. Pwede ka po magtanong ng kahit ano. Sige lang po. Ano po yung tatanong niyo? Hmm? Ano po yung tatanong niyo? Hmm? Sabi ko ano yung itatanong mo? Huwag po kayong mag-monitor, ma'am. Kasi na-isturbo yung pag-uusap ninyo. Hihina pa yung signal mo. Tapos yan tuloy, oh. Puro ka ano? Huh? Ano ganyan? Ano? Ano? Hmm? Eh? Ano ang itatanong mo? Sabi mo kahit pwede magtanong kahit na ano, hindi magtanong ka na po.
ikaw pwede kang magtanong na kahit ano sa. Mamaya lang pag ano, pag tayo na lang dalawa sa FB mo o kaya sa kahit saan. Anong kahit saan? Yung ano mo, yung account mo dun. Doon na natin mag-uusap na kahit na ano. Ano kung okay ba? Sa'yo. Kahit na ang gusto mo itanong. Baka dito ka nahihiya eh. Baka doon hindi matatanggal na pagkahiyaan mo. Kahit baka mayroon sa akin eh. Saka na naman maya. Ikaw, ano may tatanong ka pa ba? Wala na ako kasi may isip eh. Wala rin ako may isip eh. Pero... okay naman. Okay naman. Okay ka naman kausap. Ano na, girl? Baka gusto mo, i-off-cam ko na lang kayong dalawa? Ano? You've come ko na kayong dalawa at thank you sa inyo. Wanted, sweetheart. Sige, sweetheart. Good luck. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. DJ. Ah, taga-paranyake. Opo. Ano dyan talaga kayo? 38 na po. Kayo po. 38 po. Pareho pumuputok. 38. Ikaw taga saan ka? Taga Mindanao po. Saan po sa Mindanao? Magadian City. Tumbog del Sur. Kayo po ma'am. Saan province nyo? Diyan talaga. Pinagkakabalahan mo. Actually, may ang probinsya ko po sa Davao. Ah, taga Davao talaga kayo? Taga Davao, pero laking Manila po ako. Tsaka dito na ako nag-aaral. Ma'am, lipat po kayo ng pwesto, ma'am, kasi nagalutakon kayo, ma'am. Mahina po signal mo. Ay, ganon. Oo. Kasi po, wala yung bintura ng... puro puti kasi ang bintura ng bahay. Saan ka ngayon? Dito lang po, ma'am, sa Pagadian. Sa Mindanao. Ah, malayo. Sa Manila ako, sa Paranaque. Hmm... bakit hindi tayo umuwi ng Davao, ma? Eh kasi, ano eh, lagi naman kasi ako nasa abroad eh. Ah, kaya dyan na kayo nanirahan, dyan ka talaga nanirahan sa Paranaque? Oo, taga Paranaque, bahay namin talaga. Ano po ma'am, status, ano po status ma'am? Pareho po kayo ng purpose, kaya andito po kayo ngayon, no? Naghahanap ng sweetheart. Abir, ikaw nga ko magbati dito kay Sir Ma'am. Batihin po ninyo ng tanong. Ako naman po. Tanungin mo. Ang purpose ko dito, siyempre maghanap ng kapartner. Pero ang ano ko lang, yung taong alam ko mapapagkatiwalaan ko. Ganun din ang hinahanap ko, Ma'am, yung kapagtiwalaan. Kasi ako lagi naman ako nasa abroad. Bakasyon lang po ako dito. Actually, bago lang ako ng bakasyon. So, ibig sabihin, pag nagsa-abroad ka, baka bakasyonan mo na lang yung asawa mo dito sa Pinas. Ganon. Sibaw-sibawon mo na lang, ganon. Kung mag-asawa ka, padala mo lahat ng, siyempre, pinaghirapan mo. Kaya ang hinahanap ni ma'am, mapagkatiwalaan. Yun? Ganon po ba yun, ma'am? Kasi, kung nasaan mo na yung ipapadala mo, makikita mo na may kahinatan, di ba?
Magpadala ka naman ng... Pero ma'am, kasi siyempre mag-aasawa ka na eh. Ayaw mo pa mag-forgod. Kasi sabi mo, tumagal ka sa abroad eh. Sigurado po ako eh. Ready ka na ngayon magmahal, mag-asawa. Mag-abroad ka pa rin kahit may asawa ka na. Maganda kasi sa ano, sa abroad. Sir J. Ganun. Kasi? Kasi may freedom, may kalayaan yung pag-iisip mo. Hindi ka nag-iisip ng anong kakainin mo. Hindi, mag-asawa ka pa. May anak po kayo, ma'am? Ako? Ako? Single mom ako. Katapos na yung anak ko. Ilan anak mo? Isa lang. Peace of mind daw sa abroad, no? Important, makakain ka doon. Nag-arasi ulit ngayon ng second course. Katapos na? Ilan ako na? Sina, maaga ako naglandi. Yun lang. Taon anak mo? 23. Parang yung pinagkatulog ng papa ko. 23 na. Ilang taon na po yung anak mo, ma'am? 23 na? 14. Ilan po ba anak ninyo? Isa lang. Isa lang. Eh, akala ko tapos na... yung papa niya, namatay yung papa niya. Sa accident. Yan, yung widow ako, bado ako. Pero nakatapos na po sa pag-aaral? Nakatapos na siya. May sarili naman yung ano, may sarili siyang kinikita. So, nag-aaral siya ng sarili, isang kurso. 14 years old, ma'am? Po? Yung anak po ninyo, 14 years old, nagtatrabaho na? Hindi po, na po siya, tapos na po siya. Ilang taon na nga po, sabi po ninyo, 14? Hindi, 14 years old ako nag-asawa. 14 years old, ano? Opo, 14 years old po ako nag-asawa. Aba? Ganun. Tagal na rin na matay yung ano mo, ma'am? Asawa mo? Tagal na kasi baby ko yung anak ko. Nasa 9 months pa lang siya. Tapos hindi na ako nagka-relation kasi nga iniisip ko yung future namin mag-ina. Sobrang tagal. On the time din, nag-aaral. Ako, parehas din kami nag-aaral. Inaaral kami ang peres ko. Hanggat sa pumunta ako ng Saudi, hindi rin ako nakatapos. Ang nagpatapos na lang sa akin yung lawyer ko, hanggat sa doon na rin ako nagtrabaho. Nag-abroad ako, 17 years old ako. Pero ito, SP, sa kasama ko, tita ko. Tagal na pala kasi 38 ka na ngayon. Saka doon ako nag-aral din eh. Doon ako nag-master. Ano pa bang natapos niyo? High school lang po. What? High school lang po. Nagtatrabaho? Contraction lang ang trabaho. Contraction. Okay naman yun. Maragal na trabaho naman yun. Ganito talaga dito. Sa Mindanao, dito sa Mindanao, yun ang pinaka ano na trabaho dito, pinaka madali, pasukan. Ikaw po ba sir, may anak po ba kayo? May asawa po kayo dati? Wala, sir. Binata talaga. O, ngayon po anong hinahanap mo sa isang babae, sir? Siyempre, binata ka pa eh. 38 ka na. Yung mano sir, yung makatiwalaan lang. Yung may anak sir, okay lang po ba sa'yo? Oo, okay lang yan sir. Kahit okay na may lang. Anak, basta kay seryoso lang sir.
Yung nanay mo po ba, wala po bang hiling sa'yo ganito? Anak, pag mag-asawa ka, yung may anak na rin para sigurado magka-apo ako, hindi ba o? Ganun po ba yon? Wala na. Wala? Wala na po akong magulang. Ay, wala? Wala na pala. Patay na po lahat. Kaya nag-iisa na lang sa Dubai. Saan po yung girlfriend ninyo, sir? Dati? Wala na, DJ. Ganun na rin. Nag-abroad, DJ. Tapos? Wala na. Wala na rin? 2019 lang kami nagkahiwalay. Aragoy? Nag-abroad kasi din, DJ. Hindi na kaya nun sa LDR. Mabuti, hindi ka na tatakot magmahal lang nag-abroad, sir? Kasi plano ni girl, mag-aasawa, pero mag-abroad pa rin, no? O paano po yan? Hindi ka na phobia kasi yung girlfriend mo nag-abroad, tapos bigla hong naglaho? Opo, ganun nga sir, nakakuha na nga, nadala na nga. Nadala na? So ibig sabihin, pero interesado ka pa rin dito kay Yalya? Depende naman sa usapan ni Jay, kung kan talaga, wala tayong magawa. Gusto niya talaga na mag-abroad. Eh, tinatanong kita eh. Tinatanong po sana kita kung ano inahanap mo sa isang babae. Okay na, doon na tayo sa okay lang kay single mother. Pero, yun nga, may karanasan ka, nagmahal ka ng isang babae na nag-abroad, iniwan ka. O, so ngayon, kay si girl kasi mag-abroad daw to eh. No? Paano? Yan nga sir eh. Kaya arang ano rin ito, pag-usapan lang muna kung anong magandang gawin. Kung hindi talaga ang ano, wala talaga tayo magawa. Tamang edad na kayo. Pwede naman pagplanuhan ng babae yun, halimbawa nasa approach siya. Kung ano yung kaya ng lalaki na alam niya na pwede niyang ma-request kasi sa abroad na yun, pwede mo nang i-petition. Petition? Puntang Saudi? Opo. Na-try ko na po yan sa mga kapatid ko eh. So, plano po talaga ninyo? Ayaw niyo mag-purgo dito sa Pinas? Eh kasi nasa tamang edad na ho si sir, kayong dalawa, okay lang po sa'yo, may anak ka. Pero si sir kasi siyempre dapat isipin niya rin yung hinatnan o balang araw ba future niya. Tantay 8 anyos na, binata pa rin, wala pong anak. Kung mag-abroad ka, paano? Hindi na kayo magkakaanak? Eh, pwede naman ako sundan nga sa abroad ah. Aragoy? Doon tayo magkaanak, ma'am. Bawal yata doon. Magkaanak doon kasi yung yung kapatid ko, doon siya nag-asawa, doon siya nagkaanak. Yung anak nag-aaras na, mag-aaral. Aha. So, bali Islam, Islam po kayo, ma'am. Yung dati po ninyong asawa, ano po ba yun? Rabo na rin? Kasi doon po kayo tumanda. Ay, hindi po. Ay, hindi din. Pinoy din. Oh, Pinoy din yun kasi, Sir DJ, ano naman yung sa amin, married arrangement po yung sa amin. Saan doon po kayo sa Saudi that time? Businessman yung papa ko, tapos yung papa rin niya. Oh, para magkasosyo, kaming dalawang pinagkasundo in early age. Dito sa Pinas? High school pa lang ako. Okay. Paano po kayo, nag-migrate kayo sa Saudi? Nag-tourist visa po through the request of my auntie. Auntie ko po, kapatid papa ko. Nag-tourist visa po kayo doon, tapos? Tapos, pinaaral ako doon. Pinalitan yung visa ko ng, family visa. Ang maganda po kasi sa abroad, Sir DJ. Iwas sa marites. Trabaho lang. Akala mo lang yun. Dami nga nagkagulo sa abroad eh. Saan abroad po ba? Sa Saudi siguro eh. Iba nga sa Singapore, nag-away-away dun sa park. Sa Hong Kong, nag-away-away sila sa park. Nagsisinabunutan. O nga.
yung schedule ko, nag-sit po ako sa hospital. Oh, depende siguro sa lugar, ah, no? Depende rin sa trabaho o sa mga... Kasi yung Marites, kasi nag-umpisa lang naman sa social media, no? Sa Facebook. Paano yan, sir? Mag-abroad si girl, doon na siya kasi may trabaho. Oh, pero naghanap kasi ng maasawa. Ready ka po ba na lumayo dito sa Pilipinas? Pagsikali. Nga, libre. Kira. Ang ganda yung magkatuwalaan. Ang delikado kasi, DJ, eh hindi ako basta-basta naghanap dati pa. Kaysa abroad, hindi ako nabaling sa ibang lalaki. Kasi yun ang ini... Ako, kumikita ako. Tapos, kung sakali ang napangasawa mo, eh lalaking... Mahilig pa sa isa. Higit pa sa isa ang gusto. O ngayon, diba? Ngayon ready ka na. Mag-ready ka na mag-asawa ngayon. Ma'am. Ready na. Ayun, o. Naman yung anak, wala naman ako responsibility sa kanya, kundi yung ano lang, guide lang, advice, ganun. Kasi may sarili rin siyang natapos. Paano yan, sir? Binata po kayo, sir? Okay lang sa'yo? Sabagay, binata ka. Wala ka naman ng tawag dyan? Inaalala dito sa Pinas? By the way, hirap na. By the way, ba't na pa-uwi kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Baka po i-marites kayo, ma'am. Kasi maraming marites dito pag sa Pilipinas. Opo, ba't po kayo umalis sa Saudi? Ba't po kayo bumalik dito sa Pinas? Kasi baka i-marites kayo dito, ma'am? Hindi dito. Dito kasi di Sir DJ, mahirap kasi mag-apply ng trabaho na ano. Oo. Lalo na sa flat na 38. Kasi oo, mapili po yung government. Ibig ko po sabihin, ba't po kayo napauwi dito sa Pinas ngayon? Nagbakasyon po ba kayo? Oo. Nagbakasyon lang po ako. Oh. Yung anak mo po, after 2 weeks. Dito siya sa Pinas ngayon, yung anak mo. Anak sa yung anak. Kitan lang po kami ng bakasyon. O so ngayon, kailan po balik ninyo, ma'am? Sa ano pa, sa May 28. Oh, May 28. Oh. Paano yan, sir? Oh, ano, petisyon mo na lang si sir? Ito, boyfriend malapit mo, ganyan? Malapit mo pala. 28 na. 28 ang alis ko ulit. Si ano lang ako eh, 45, ay ano, 2 and 5, 2 months and 15 days lang ako. Mga kayo, smiley ako dito, ma'am, nag-request nga ako sa ano ni DJ na taga Mindanao lang yung ano ko eh. Nadala na ako doon sa malayo. So ibig sabihin, ayaw mo nang abroad talaga, sir, yung malayo. Gusto mo yung malapit lang sa'yo. Okay lang, abroad din dito. Basta mag-uwi lang dito sa Mindanao. Si ma'am kasi kaya ayaw namang umuwi. Yun lang, gusto niya kasi napamahal sa kanya yung Saudi. Kasi wala daw marites doon. Oh, kasi dito sa Pinas daw, daming marites. Tahimik kasi ko, Sir DJ. Parang comfortable ako. Kasi ang tagal na niya. Pag naghahanap buhay ka talaga doon, seryoso lang. Pagdating ng sahuran, walang bawas yung sahot mo. Kung wala kang asawa, paano nga po yan kung mag-aasawa ka na doon sa Saudi? Paano po yan? Kunyari, kayo ni sir, dadali mo doon. Kung sakali, ma-approve, no? No? Doon kayo manirahan dalawa. Ano kayo posibleng mangyari? Ano, magkakaroon kayo ng bahay, ganyan? O paano, matulungan mo kaya mapasok sa trabaho? Kasi kung sa Saudi ka, kailangan naman iwan ka niya. Oh. Pwede naman mag-for goods, pero hanggang kaya pat magtrabaho sa ibang bansa. Oh. Hanggang pa yung edad, mas maganda yung magtrabaho ka muna
hanggang malakas pa yung katawan mo. So, sabihin natin, mga 60 na, bago kayo mag-for good dito sa Pinas, sir. Oh. Mga 40, mga 50, ganun. Diba? Paano, sir? Isipan mo, sir, baka maiiwan ka at wala kang magiging anak. Ako, walang problema. May anak ako. Yun nga, mami. Kasi wala nang problema sa'yo kasi may anak ka naman. Kaya okay lang sa'yo. Oo, pero sa sa'yo, ikaw, kaya wala. Ako, naghanap talaga. Kaya ako, naghanap talaga ako ng taga dito sa ano. Kasi, para makahabol pa. Magkaanak pa. Good lang naman. Nasa inyo na po yung decision. Kasi ako, wala naman problema sa akin. Pag-usapan na natin. Hindi naman tayo pag siguro tapos ito. Chat-chat natin. Hindi naman siguro. Eh, ganun po ba? Sabi ng mga netizen natin, ba't di na lang po kayo naghanap ng Arabo doon, ma'am? Kasi yung kapatid mo nga, nakapag-asawa ng Arabo. Ba't di na lang po hindi, kayo? Pilipina rin po yung asawa ng kapatid ko. Ah, lalaki yung kapatid po ninyo? Kapatid ko lalaki, tapos ang naging asawa niya, midwife. Hindi doon, wala ka po bang nahanap na doon sa Saudi? Or at least, no? Hindi po kasi ako mahilig sa foreigner eh. Ay, hindi, ibig sabihin, Pinoy din, nasa Saudi, maraming binata sa Saudi. Guys, doon sa Saudi? Ewan po, Sir Digit. Takot ako doon maghanap. Kasi kalimitan sa nag-abroad doon, may mga sabit din eh. So gusto mo dito? Mamaya. Gusto mo dito talaga sa Pinas, saka mo dalhin doon? Ganun. Wala, may asawa, may mga anak na dito sa Pilipinas. Wala lang ano man kakain ka na pagkain ng iba yun. Siyempre, dapat kilaltisin mong maigi yung isang lalaki. Diba? O, kasalanan mo na ho yun kung kinagat mo na kagad. O, alamin po ninyo kung may asawa eh, kung tunay po ba o ano. Kamu patunayan mo ako, kumuha ka ng sinumar sa Pilipinas. Gustuin ka talaga at love ka talaga ng isang lalaki, mapatunayan niya po sa'yo yan. Hindi po ba? Oh, wala nga naman, papatulan mo na hindi lang kagad. Hindi po, sir, kasi marami rin po kasing sinungaling na OFW na lalaki na magkukunwari silang walang responsibility dito sa Pilipinas. Kaya nga po, alamin po ninyo kung magsisinungaling, dapat alamin mo kung baka nagsisinungaling po yan. O, pahingian mo ng sinumar, patunay na walang asawa dito sa Pilipinas eh. Yun po yun. Magkano naman sinunumar, wala pang 200 dito kung gustuhin ka talaga ng isang lalaki, Aber. O, mapatunayan lang na seryoso totoo sa sayo. O, uwi sa ng Pilipinas, magbakasyon, kuha sa ng sinumar dito, isend niya sayo. O, ayun, pwede na yun, no? Alam, hindi ka basta-basta maniwala, ah. Kasi siyempre, yun nga po, sabi mo, pag sa Saudi, marami doon nagbibinata, no? Na may mga pamilya pala dito. Eh, mas maganda na yung dito sa Pilipinas, at least nakikita mo na yung pamilya niya mapupuntahan mo kasi naaabot mong puntahan. Kaysa naman doon ako, mag-asawa ako doon, sasabihin niya, taga doon ako sa Ilocos o taga doon ako sa Paranaque. Yung pala puntahan mo sa Ilocos, wala pala doon. Nasa ibang address pala siya. Yun ang alamin mo ngayon. O, tulad dito kay Sir, sa Mindanao pala to. O, paano po yan? Ikaw, sa Paranaque. E, pareho lang din. E, kung gusto mo patunayan, di ba, puntahan mo rin dun sa Mindanao? Ganun talaga.
Eh. Oh. Promet maran. Pataan. Kasi dito kaya ngayon sa Pilipinas, hindi para makilala mo ng lubos to sir. Kasi dito na sa Pinas, puntahan mo sa may Mindanao eh. Para makilala mo lahat, pati pamilya, kung totoo po bang binata to. Oh, no? Pwede, pwede. Oo, oh, pwede. Mag-imbestiga ka na rin eh. Nakakahiya naman po yun, Sir DJ, para na akong investigador. Ay, una, malamang. Kaysa naman nakasalalay nga po yung future mo. No? Baka mabiktima ka. O oh, at least. Ligurado. Ligurado lang. Ligurado ka. Kasi takot ka nga sabi mo eh. Oh. Eh, kaya nga po. Mahirap din po yung ano, basta-basta ka na lang pumatol eh. Oh, yun na nga po. Hingian mo ng ano, para hingian mo ng NBI clearance. Walang masama. Siyempre gusto mo, sigurado ka. Oh. Diba? Lahat na requirements. Ano sa'yo yun? Kasi ako, ano, I'm still waiting. Hmm? Pero ang mga lalaki kasi hindi yan nakakapagante eh. Pag makakita ng ano, madali sila mabukso. Lalo ba kung sila sanay sa pag-iisa. E ako, sanay ako mag-independent for long years. May naging boyfriend ka na po ba? Mula nung nag-iwalay kayo? Ah, namatay si mister mo, di ba wala? Kaya mukhang may karanasan ka na sa mga lalaki na hindi makapaghintay. Kasi ako, ano, kumbaga, pinarental ako, tinuruan ko rin ako na mahalin siya kasi hindi ko rin gusto. So, parang na-trauma na ako. Parang na-trauma na ako, ayoko nang sumubok ka ako. Pero ngayon, kasi sabi ng anak ko, mama sabi niya kasi tapos na ako ng pag-aaral, nasa sayo na yung ano, yung decision mo. Mag-aasawa ka, mas better. Sabi niya kasi para at least may kasama kang mangarap. Sabi nung anak ko, ako sabi niya nakatapos naman ako. Wala ka nang iisipin sa akin. Hindi naman kita sabi niya, mama, pagbawalan kung ano yung gusto mo. At least na-accept ko na yung gusto ko. Sir, paano po yan, sir? Na, kayo na po bahala, ha? Okay, mas maganda yung magkita talaga kayo personal. Mag-usapan ninyo yan. Interesado ka kay girl. Ano po, ha? Okay, sir. Sige. Mag-isip-isip ka. Good luck na lang, ha? Thank you, thank you. One day, sweetheart. One day, sweetheart. Ayaw maniwala ni manager na 38 si girl. Bakit? Kasi face to face daw siya nakilala, nakita ni manager kanina. Nakausap? Ha? Wala ba? Si manager lang nakakaalam. Tawa lang tawa si Nanay Pearl, oh. Oh. Mukhang may alam si Nanay Pearl, ah. No, sir? Oh. Oh, alam ko na yan, ha? Wanted, sweetheart. Ano po? Magandang gabi po. Magandang gabi din, sir. Kamusta? Okay naman po. Taga saan ka, sir? Taga ano ako? Taga Isabela. Bali, nandito lang ako sa Manila na trabaho. Anong trabaho mo sa Manila? Dati, nasa kumpanya ako. Family ilang driver. Ha? Ilang taon ka na? Ano? 4-5. Isabila talaga ikaw? Oo. Opo. Bali, tumira ako dito 2006.
Bakit saan yung lugar mo? Ha? Saan yung lugar mo? Isabela talaga? Or may province? Ang province ko talaga is Kabataan, Isabela. Pero dito ako talaga na dito na ako nakatira ano 2006 pa ako dito eh. Nasaan yung asawa mo? Dati ano, nandun sa ano, ibang bansa din. Ah, kalabanan sa ibang bansa, pinang-iwanan, di ba? Bakit kaya? Eh, ganun talaga siguro, magbabago ang tao pagka may ano na. Depende lang yun. Depende lang yun na nagpunta sa ibang bansa. Kasi bago ka umalis dito sa pamilya mo, eh alam mo na yung puntahan mo doon para makaahon sa hirap. Depende kasi ako din nag-ano rin ako sa ibang bansa nung 20 lang ako umuwi. Hindi pa kami pinipatay pa nga yung asawa ko. Ano ko talaga yung mga ano ko, mga anak ko para mapaaral ko. May ano ko na pala, may anak ka na, may anak ka na pala. Ah, apat yung anak ko, yung tatlo, ano na, tapos na sa college. Ah, mag-ex, ang dalawa, mag-exam pa lang sa ano sa teacher. Yung bunso ko, apat yung anak ko, yung bunso ko, grade 12 na yon. Saan ang probinsya yun, ma'am? Hmm? Ang probinsya niya, ma'am? Ang probinsya namin. Ilunggo ba? Bakit, TJ, hindi ka naman makita? Nalungkot ako. Nalulungkot ako sa usapan natin ngayong gabi. Hindi ako kinilig. Nandyan ka eh. Bakit ngayon di wala ka? Para alam mo na nalulungkot ako. Nakikinig lang yan si DJ pala eh. Hindi kayo nakasmile, seryoso nyo pariho. Seryoso mo DJ. Pangalawa ko na tong sali dito sa iyo eh nung una. Oo. Ano man yun? Ano parang yan? Ito man yun? Ha? Parang hindi yun ano yung hinahanap niya. Yung hinahanap niya yung katulong. Ah, katulong yung hinahanap noon. Ah, ngayon sir, hanap po ninyo sir katulong asawa sir. Kahit ano po? Kahit ano? Kahit ano daw? Kahit ano? Kahit ano pala DJ? Pero kasi... Ha? May anak kayo? Ah, yung asawa mo pala, hindi pala ikaw? Wala yung... Wala pa kami. Bali, ano na kami, nag-ano yun? Mga 15? 15 years? Bali, nag-iwalay, nagkalayo kami mga 2015. Pero kasal kayo? Hindi kasal. Bali, 8 years kayo sir, iwalay. Ganun, sa asawa mo. Bali po, ano, 15 years kami nagsama. Ah, 15 years. Tapos, ang... Nagkalayo kami mga 2015 to itong taon na to. 8 years. Bali ano siya kasi. Bali unang ano niya. Saudi. Tapos ang sumunod. Ano? Israel. Ayan. Doon na siya. Doon na kayo naghiwalay sa Israel. Hindi na sa umuwi. Kasi ito ang nangyari kasi. Itong 2023. February 11. May nangyari kasi sa atin. Ah, bago pa lang kayo? 2023, di ba? 2023 na yun? May nangyari. Itong 2023 may nangyari kasi sa atin. Sa may nangyari sa iyo, sir. Opo, yung may ano na nadisgrasya kasi ako ng motor. Ah, okay. Oh, tapos nung
siyempre sa balita ang balita iba yung balita na nakarating doon. Alam mo naman yung alam niyo na naman ngayon ngayong panahon ano eh. Kung may kita sa iyo may mga taong mga inggit ano. Ah, nadisgrasya kayo, sir. Tapos may na, iba yung dumating na balita sa kanya. Tapos oh. Yun po yung rason na naghiwalay kayo ng February lang. Okay, okay. Anong dumating na balita sa kanya, sir? Kasi nadisgrasya na nga po kayo. Bali, ang dumating daw sa kanya na, na galing daw ako ng human, ganyan. Ah, okay. Mm. Kasi po ang trabaho naman po kasi ng ano ngayon, ng Grab, kahit madaling araw. Mm-hmm. Kasi maris na ako sa trabaho kasi nag-grab na lang ako. Okay. So, yung dumating sa kanya, lasing ka daw, ganyan. O, ano po ba? May medical certificate naman po siguro yun during nung anong na-disgrasya ka? Ano po? Mayroon po. Oo. So, nakita sa findings, nakakalagay doon, nakainom ka? Ang hirap kasi po, yung mas naniniwala sa ibang tao kasi yung kinakasama. Oo. Kasi yun ang epekto ng mga marites. Pero totoo nakainom ka that time, sir. Kasi ano lang yung parang nakita ko kasi po sa CCTV ano. Oh. Parang bigla na lang sakit kasi yung ano daw yung sabi ng doktor yung daging puyat. Naging bago lang pala sila DJ, bago parang pala ng ano, oh. Itong February lang pala. Mm. Oh. Anong nakita mo, sir? Anong nakita po ninyo sa CCTV nung ni-review ninyo? Nung pag-disgrasya mo? Bigla na lang po ako natumba eh. Ah, natumba ka lang. Buti, mabagal lang yung takbo po ninyo. Medyo mabagal po kasi malapit na ako sa bahay. So, mabuti ngayon. Naka-recover ka na, sir. Okay na. Okay na rin, okay na rin po. Medyo nakakaam na rin. Pwede ka na mag-asawa ulit. Argoy. Pero yung bago naman niya sa akin, klaro na talaga na wala na. Wala na talaga kayo. Dahil sa Marites. Sabi ko naman, okay lang. Pero yung katotohanan talaga, hindi yung pinarating sa'yo, hindi yun ang totoo. Mm. Kasi lahat na naman siya, pinasa ko na lahat sa kanya. Mm. Wala pa rin. Maganda pa yun ang isang chance, kasi bago pa lang. Wala na po ma'am, kasi yung alam po na yung ugali niyan kung isang salita. Talaga yun. Kasi may nakisawsaw na lahat ng mga magulang na eh. Yun niya ang Marites. Sorusul Marites. Maybe din siya ba yung Marites na yun, sir? Na ganito, sa barka ang galing, nakainom ka? At at pinaniwalaan ni Mrs. mo? May patunay siguro okay. May patunay po yeah. Ba yung Marites? Na ganito, nakita ka sa bar? Ano? Umiinom ka? Siguro, nakita siya. Kasi, napakababaw ng rason na hiwalayan ka ni Mrs. mo, no? Disgrasya ka na nga. Tapos, Kahit na sinti mo nga, hindi na tumulong. Hindi na tumulong. Kailan po ba siya huling nagbakasyon dito sa Pinas, sir? Si Mrs. mo? Bali, nagbakasyon po, 2020. 20. Kasalukuyan ngayon, nasa Saudi siya? O doon sa Israel pa rin? Israel na po, sir. Oh. Ayun, oh. Ma'am? Pero, sir, pag...
kung yun lang ang dahilan na na-disgrasya ka na nga, tapos yun lang ang dahilan na hiwalayan ka, parang hindi naman yung totoo. Kasi dapat nga maawa pa sa sayo kasi na-disgrasya, di ba? Siguro may ginawa ka na din na masama din. Bakit yun niya agad? Kasi yung lagi niyang bisan kasi, pag tumatawag sa pamilya niya, pagkatapos tumatawag, tapos pag mag-usap kami, isa ka pa. Ganun. Kumbaga yung stress niya doon, ako na nabubunto na ako ginagawa. Okay. So, bali yung ibig po ninyong sabihin, sir, yung marites, sir, yung mga pamilya niya, ganun. Oo. Katama sila. Dati kong kasama dito sa bahay dati, gandang ginagawa nila eh, pero... Oo. Kasi why sila nung mga marites? Ikaw, DJ, ha? Sa tabi-tabi ka lang pala namin, hindi ka namin makita. Pero pag gabi-gabi na nanonood ako sa live mo, nakikita ko din ko, bakit nagtaka ako? Bakit si DJ pag nagsali ako, dalawa lang kami? Pag nanood ako, nandyan din siya. Matago kasi. Pero sir, mga kasama po ninyo ngayon sa bahay, sir? Mga anak po ninyo? Wala pa ako anak, sir. Hindi kami nagkaroon ng anak. Ay, wala. Pero matagal kayo nagsama, no? Oh, matagal. Bago siya pumunta ng abroad, bago kayo nag... Nung napunta ng abroad, talagang ano nun. Bago pa lang ako nang may... Walang alam-alam. Nakulat lang nag-sacrificio na nagpa-abroad siya. Punta sa abroad. Kumbaga ako na nagtanim. Kung pa nagkaanin na, wala na. Kasal kayo, sir? Kasal? Kasal, sir? Hindi po kasal. Hindi, ayun. Ma'am? Go ahead, tanong. DJ. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Bakit, DJ? Anong tawag mo? Tanong ka kay sir, kasi hindi pala kasal to eh. Baka gusto mong pakasalan ka, papatunayan niya love ka niya. Ikaw ang kunin na ninong. No problem. Basta prepare nyo lang 20,000 nyo, kasi kung sino magkatuluyan dito, may bayad sa akin 20,000 eh. Pwede o kam? Pwede rin, mapag-usapan naman yun. Basta matuloy lang po yung kasal. Baka uwi yun ang asawa niya kasi bago pa lang yun eh. Nung February lang, delikado tayo dyan. Ikaw lang naman delikado. Hindi tayo ah. Tsaka hindi naman kayo sila kasal eh. No? Wala naman problema dun. Pakasalan mo na. Kasi DJ matagal dyan. Nagsama eh, di ba? 15 years. Saka nag-confirm na talaga na wala na. Kasi sa Facebook pa lang, binak na ako eh. Natang mag-usapan ako eh. Anong huling usapan niyo, sir? Kamu, kalimutan mo na ako? Ganon, sabi niya. Opo, sir. Okay. Eh, sana makahanap pa rin, makaintindi kayo, ganon. Ah. Bakit sabihin niyo? Wala naman akong ginagawang masama. Tapos, di ba, sabi nila, OFW na mahirap ang buhay doon. Kailan ba pag may partner ka? May partner mo siya. Hindi kayong... Hirap ba buhay sa abroad, sir? Sabi. Nauna nga sa inyo kanina, gusto niya mamuhay na lang sa Saudi kasi sarap buhay daw doon. Wala nang stress. May peace of mind daw siya. Kung makakain. Ganun sabi niya. Tapos sinabi yung misis mo sa abroad, stress siya? Ano? Okay. Kasi ang gusto niya dati, magpipilit umuwi na lang ako ng probinsya. Sabi ko, anong gagawin ko sa probinsya, wala naman trabaho doon. Sabi niya, bigyan na lang daw ako ng pera. Sabi ko, ayaw ko naman yung
umaasa lang sa padala kasi malakas, malakas pa naman natin. Kasi kung jackpotin ka sa Grab, abutin 2,000 kahit papano, di ba? Okay naman. Diba, diba, mahirap ang buhay dyan sa mga, ano di, maganda yung sasabayan kita, naghanap buhay ka dyan, naghanap buhay din ako dito. Eh, habang nandun naman siya, meron naman akong, ano, napundar na. Parawang motor na. May napundar ka na rin kahit papano po, ano? Kung talagang pasaway ako, di, maasala ko sa padala, di, wala na, wala akong, wala siyang makikitang nabili ko. Kaso nga lang, yung bagong bili ko ng motor, doon ako nadisgrasya. Wala, bago pa, nadisgrasya. Ano po nangyari? Wasak, wasak ka eh. O, ano nangyari, sir? Nakala ko natumba ka lang din naman, ba't nawasak? Ang napisag ang motor yung pagtumba eh. Ha? Pagtumba mo? Natumba eh. Siyempre yung pagtumba niya natama sa gutter. Oh. Eh, mga... ano lang naman siguro. Body niya lang naman yung wasak. O diba? Mga lang. Oh, okay naman na siguro. Importante buhi. Importante. Andan ka. No, yung kamay mo. Kamusta? Ito. Ayun. Ayun, pwede na. Oh, kahit pa paano. Oh, at least na umalik sa normal. Oh, wala kang galos, yung mga galos ma okay lang po 'yan, importante. Oh, yun. Magalaw. Importante yung daliri, ma'am, no? Kasi daliri dyan tayo. Oh, kompleto. Okay, kailangan mo talaga dyan, yeah, daliri, ma'am, no? Daliri kasi dyan, mapanghawak eh. Oo, mapanghawak. Kasi kailangan mo yung daliri para, kasi kung walang daliri, hindi ka makaano eh. Paho yan eh. Makasubo, ganun. Pagmaligo. Kasi hindi ka makapaligo, wala ka kamay. Ilang taong ka na, ma'am? Nako, 44 na. Ay, mas na, mas maano pala ako sa'yo. Isang taong. 45 po na eh. Oo, pero lugit ka naman ikaw. Kasi ako, apat na yung ano rito wala pa. Diba, DG? Ewan ko. Yeah, diba, Ali? Natulog na si DG. Sa akin naman, ano, hindi ko naman tinitingnan na. Basta importante lang naman doon, ano eh. Kung halimbawa tayo, gano'n. Importante, tanggapin yung mga anak ko, tanggapin na ako, gano'n. Depende sa ano. Eh, anuhin mo muna yung ano, baka bumalik pa yun kasi ilang buwan pa lang. Wala na yun kasi nag-compare na. Pag mag-one year, wala na. Eh, babalik na tayo dito kay DJ. Sabi na DJ, dito na, ikaw nang ninong. Saka ayaw ko na rin. Anong ayaw, sir? Ayaw ko na rin kasi yung kung talagang naisip niya, dapat yung nangyari na ganun, isipin niya dapat yung, kung halimbawa may nagkamali man ako na nagawa, huwag na muna isipin niya muna yung ano, nangyari tapos yung Tulungan ka, ganun. Oo, pag-usapan ka agad yung ano, kasi nasa ano ka eh, nun, sa alam mo naman, kailangan mo ng suporta niya that time, no, na-disgrasya ka. Oh, sabi na natin, lasing ka nga, no? Oh, galing ka man sa bar. Oh, lalaki ka eh, no? Tsaka wala naman siya. Oh, importante, hindi walang angkas na tikser no na natumba. Wala naman. Wala. Kasi kung may nakaangkas na chicks tapos natumba, siyempre, pag jadihan natin si misis mo, kasi siyempre, magkano ginagawa ng chicks na umaangkas sa'yo that time, kaya nawalan ka ng control, kaya natumba, eh siguro may rason siya magalit, no? Pero kung ikaw lang naman siguro nakainom ka, di may iwasan mo talaga minsan, lalo pag pagod ka sa trabaho, no? Diba? Tagay-tagay din konti, no? Pero kung may nakaangkas na chicks siguro natumba, ti, no? Intindihan ko si misis mo na,
Magalit talaga yung baka ano yung ginawa noon. Anong ginawa niya? Ba't natumba? Baka hinawakan niya yung manubela. Ano? Ganon. Pero sa akin naman, ano yun, nagpag-decision na rin ako na hanggang doon na lang siguro kasi wala eh. Eh, bakit sila yung motor mo? Dalawang motor mo, bakit lahat, dalawang disgrasya? Bakit? Hindi, ang hirap yan. Baka isa, mag-asawa ka ulit ang tatlo. Baka delikado. Yung isa lang, yung bago lang. Sabi mo kanina, dalawa yung na-disgrasya. Dalawa pero isa lang yung nadali. Yung una, yung bago na dali. Baka malakas yung patakbo mo sa motor. Bakit? Ano yung disgrasya mo? Kasi yung ano ko sa doktor, ano eh, yung sabi ng doktor, yung parang yung dugo, ano, pumuti. Pumuti? Wala ng kulay, wala. Yung dugo mo, sir? Pagputi yung dugo, sir, leukemia na yun. Diba, DJ? Parang malabnaw siya, yung parang kulang siya pula. Wala na si DJ. Wala lang yun, pero nandyan yun. Anemic ka siguro, sir, pagka ganun. Hindi naman, sir, kasi pagka nag-BBQ naman ako, mataas eh, mga 120, ganun. Mataas yung... Ayun nga, ano yun sa ano, yung tinatawag, sir, DJ na dukim niya, inaagaw yung pula na dugo daw. Pero nung last na findings, okay na. Kaya lang yung puyat lang muna. Ayaw daw wag muna daw magpuyat. Yun. At saka kailangan po kasi magkakaroon ka ng, alam mo yun, yung partner, sir. Kasi pampa, ano daw yan, pampa normal ng, ano, ng BP. Kung anemic ka, yan, magnonormal. Kung mag-high blood ka, magnonormal yun kung may... Walang partner eh. Trabaho lahat eh. Maglaba. Ngayon ma'am, walang partner ma'am. Anong plano niyong dalawa? Nakapag-usapan na lang namin yan, DJ. Orgoy. Kung anong puntahan yan. Kasi parang bago pa lang siya umalis sa ano yan, naghiwalay sa asawa. Delikado tayo dyan. Eh, di bali sa akin, anak ko, widow, walang problema. Kahit sa mga anak ko, wala problema. Kaso yung siya, bago pa lang maghiwalay. Pag mag 1 year na, babalik kami sa'yo, DJ, ikaw ang ninong. Ewan ko, umbot sa langaw. Yung talaga ano naman na yun eh, talagang wala na yun. Kasi lahat naman na naka-block na lahat eh. Wala na eh. Pwede naman sir i-unlock? Pag na-block, pwede naman i-unlock? Saka ano na, binago ko na yung FB ko. Eh, mahahanap pa rin yun, kung pangalan mo. Iniba ko ng pangalan ko eh. Ah, yun bang. Napanagpangalan ka ng pangalan ng Arabo? Hindi, dito rin, ano, hindi naman ano yun. Basta iba lang pangalan, hindi, wala na yun. Tapos ligawan mo din siya. O, pag kita nyo, di kayo pa rin. Sana, ayaw ko na. Tulog na, DJ? Matulog na kayong dalawa. Antok lang yan. Oh, paano po ah? Good luck sa inyong dalawa. Ipagpatuloy na lang ninyo pag-uusap. Thank you so much. Maraming salamat. Likewise. Sir, pagaling. Thank you. Pagaling ka, sir. No? Okay. Para ready na magmahal ulit. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Sweetheart. One time, sweetheart. Hello, madam. Hello, sir. Mas maganda. Anong trabaho niyo po, madam? Sweetheart, tawagan ninyo. Gusto ko, sweetheart. Kung ba? Para tingnan natin kung bagay. Sweetheart na lang. Sweetheart ka agad, DJ?
ako ah. Ilan taon na kayo, madam? 43, sir. So, ha? Ilan taon kayo, sir? 45. May asawa po. May asawa? Oo, oh, meron. Pero hindi wala yun. Nakabahan si Jero sa hiwalay. Sagot mo. Hiwalay kayo ngayon. Kayo? Hiwalay lang ng bahay lang? O ano? Hindi. Hiwalay na. Ilang taon po hiwalay kayo? Yan, connecting na. Ikaw po ba, ma'am? Anong status mo ngayon, ma'am? Hiwalay ka rin po, sir? Ba? Hiwalay ka rin po ba? Sir. Ilang taon ka nang hiwalay? Tika lang, intayin natin si sir kasi nag-connecting. Baka nabusan ng data to, tapos lang. 6 years. 6 years na po kayong hiwalay? Yes, sir. Tagal-tagal na rin, ano? Kasal po ba sa asawa mo dati? Apa. Ilan po bunga ng paglulukuhan? Ah, pagmahalan nila? Lima, sir. Lima? Bunsong anak mo, ilang taon na po ngayon? 6 years old. 6 years old? Yes, ma'am. Sana si Mr. Na lang kayo, Dindir. Sana si Mr. mo ngayon? Nawala na si Zero. Hindi ko po alam. Ah, hindi mo na rin alam. Sabagay, X is X, no? Pero nagsusupport sa mga anak mo? Ha? Opo. May, nagsusupport po ba sa mga anak mo? Hindi. Hindi po. Ako rin po. Ah, yun lang. Tika lang ha. Manager, wala na si Boy? Nawala. Nubusan dita? Oh, hanap ng iba, sir. Oh, hanap ng iba. No? Saan ba talaga ang probinsya mo? Pangasinan. Pangasinan? Kaya sir, anong trabaho nyo? Security guard. Minsan saan? Mag-drive. Pag driver ng... Anong may drive? Anong driver ko? Driver sa... Driver ng truck kahit anong sasakyan pag paan. Kasi... Pwede ako mag-drive pero pag... Minsan, nag-gordya talaga ako kasi walang huli. Agad ako dun sa mga huli. Anong huli po? Huli dun sa daan pag... Ay, dyan sa dagat? Eh, dyan sa... daan na kalsada, marami mong huli dyan. Kunting... Ano lang mali? Hulihin ko. Pagkatalo. Ang ibig niyo pong sabihin, sir, kapag namamaniyo kayo ng truck, naka-uniform kayo ng security guard, ganun? Hindi na. Ibali, pag mapagod ako sa pag-drive, mag-secure. Kaya ngayon, dito ako, security. Oo, kasi pag security, dyan ka, medyo okay lang, relax, ganun. Walang huli. Hindi naman ako. Sadaan nga, Ibi. Ano po yan? Subdivision po? Hindi. Kantong warehouse itong dutihan ko ngayon. Kahit naman asaan ako naka-duty. Minsan sa armor. Sa armor. Ngayon sa warehouse. Sa construction site. So, ang galing mo talaga, Pampanga, Pampanga ka lang. Pangasinan? Apa. Simulang pagkatao mo, dyan ko na lang natao sa Pangasinan. Taga Pangasin talaga po ako. Pero dito lang ako nagtatrabaho. Ilang anak mo, ma'am?
Lima. Lima. May trabaho ng iba? Tapos hindi, na sila? Nag-aaral pa sila lahat. Ilang taon ka pa pala? 43. Siyempre, matagal na siya. Matagal na nagsasawa siguro. Dami mong papaaralin sila. Paragoy. Kasi pag... pag 40 plus, may nakatapos na yan. High school. College yung panganay. Nawawala, Gigi. Ilang taon ka nag-asawa? Ilang taon ka nag-asawa? 25. Hindi ka ma. 25. Ilang taon ka nang bago nag-asawa? 25, sir. 25. College pa siya. Oh, first year from 20. Ah, 25. Okay, yeah. Pala. Umaga ka nag-asawa. In college. Sabi. Kung maaga ka nag-asawa, yung anak mo ngayon, mga tapos na. Sa akin lahat. Sa'yo lahat, wala pong nag-asawa. So, okay naman sila pag may contact. May bukunta, okay lang sila. Wala ka ng problema. Basta tapat ka. Wala ba silang problema kung magkaroon ka ng boyfriend? Ah, siyempre naman, oh. Ang tao, pag mag... Kung tapat ka, atap. Tapat, yun. Ang problema sa'yo, kung ang asawa mo, saan? Hindi ko alam. Anong lang, saan ba ang asawa mo? That. Hindi ko alam. Ha? Wala na ako. Asawa mo dati, wala na ako. Tika lang, tika lang. Magulo yung pag-uusapin niyo. Ano po? Pakicancel po muna ng tawag. Tatawagan ko po kayo ulit. Na? Pasuyo ako. Pakicancel po muna ng tawag. Sir, i-cancel niyo po muna. Magulo. Magulo pa siya. Tawagan natin ulit. Pakisagot na. Buksan mo ng kamera, ma'am. Parang naka-sampung round yung usapan nila. Parang malungkot sila pareho. Dapat kung naka-sampung round kayo, eh. Dapat masaya, di ba? Ano po, di ba? Bira lang sa mundo yung naka-sampung round, ha? Nawala na si girl. Nag-aaway po kasi yung busis nila, yung usapan nila, no? Hindi matapos-tapos, no? Nagkaabutan sagit lang. Wala na si girl manager. Tapos lang eh. Ma'am, pakisagot po ng tawag, ma'am. Nagredial lang ako para ma-refresh po sana yung line ninyo para okay yung usapan. Madam, guwapa, saan ka na? I-accept po yung call. Alam ko naka-monitor ka eh, kanina, no? Accept po na. Wala. Ayun lang, sir. Sinisin lang daw, sir. Wala tayong magawa, sir. Titingnan niya, sir. Hindi niya sinusubo. Hindi niya sinasagot, sir. Opo, i-PM mo na lang sa sir, ha? I-PM mo na lang. Baka naman, ha? Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Oras natin sa buong kapuluan, oras sa Pilipinas, 5 minutos nakalipas, ho? Alas, DJ Chill!